Ang i-share ko po sa inyo ay ang title ay Jesus is the Miracle Working God. Nakilala po si Jesus dahil sa matitinding himala na kanyang ginawa. Na-insecure na ang mga high priest noon, ang punong pari, ang mga pariseyo, ang saduseyo. Kaya laging hinahanap pa si Jesus ng butas para matrap at magalit ang mga tao laban sa kanya. Ang isang napaka-classical dito ay noong gusto nilang i-trap si Jesus kasi tinanong nila si Jesus kung kailangan pang magbayad ng tax sa Roma. Sabi nila, nako, trap na dito si Jesus. May isumbong na natin siya. Kasi pag sinabi ni Jesus na huwag nang magbayad ng tax sa Roma, magagalit ang Rome kasi sila noon ay na-colonize ng Rome. Pag sinabi naman niyang magbayad ng tax sa Roma, magagalit naman ang mga nationalistic na mga Hudyo kasi sila mga gustong magrebelde sa pag-colonize ng Roma. So sabi nila, huli na si Jesus dito. Napakaganda ng sagot ni Jesus. Sabi ni Jesus, give unto Caesar what is Caesar's and give unto God what is God. Yung mga ganyang mga sagot, ano? So, the point is, gusto nilang itrap si Jesus. Isang pangyayari na talaga namang gusto na nila talagang mahuli si Jesus o mawala ay isang pangyayari, gustong batuhin ng mga Hudyo si Jesus. Kasi sinabi ni Jesus, I and the Father are one. Ito ngayon ang takbo ng istorya. John 10:37. Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. John 10:38. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. So sabi ni Jesus, okay, hindi kayo maniwala sa akin, at least maniwala man lang kayo sa mga himala. Maniwala man lang kayo sa mga signs and wonders. Yun ang sabi ni Jesus. Ang mga signs and wonders, ang mga himala, ang sinasabi ni Jesus na maging reason para paniwalaan siya. Kasi siya lang ang gumagawa nun eh. Paniwalaan siya ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Kaya ang signs and wonders ay matinding kumuha ng atensyon ng mga tao. So, praise God, hindi natin issue yan. Tayo na nananampalataya kay Jesus, may signs or wala man. Tayo naniniwala at nagtitiwala na si Jesus ang anak ng Diyos Ama. Walang issue doon. At sa mga katulad natin na sumasampalataya kay Jesus, hindi na tayo sinabing paniwalaan ng kanyang mga gawa. Walang problema, naniniwala tayo na siya ay miracle working God. Iba ang ine-expect sa atin. Ito yon, John 14:12. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Wow! Ibang ine-expect sa atin. Hindi ine-expect na maniwala tayo, lampas na tayo doon. Ang ine-expect sa atin ay we will do the same things that Jesus did. At hindi lang doon ha, hindi siya tumigil doon ha. At gawin ang himalang higit pa sa ginawa ni Jesus. Oh, kumusta kayo? Kaya ba? Itong ine-expect sa atin, sabi na isa, ako'y naniniwala, madali yung maniwala, gawin mo. Tayo'y pinakikilos ni Jesus sa signs and wonders. Gawin ng himala katulad ng ginagawa ni Jesus. Alam ba ninyo kaya hindi natin nakikita ang himala? Bakit hindi natin nakikita? Dahil ito'y sinabi sa mga sumasampalataya eh. Ang mga sumasampalataya daw, hindi ang mga pastor ha, hindi ang mga nagmi-minister ha, ang mga sumasampalataya,
Sino sumasampalataya dito? Praise God. Sumasampalataya kay Jesus. Ana? Amen ba? Okay. Ikaw ang kausap. Ang sabi sa iyo, gawin ang mga ginagawa ni Jesus at higit pa sa ginagawa niya. Kaya hindi nakikita ang himala kasi hindi ginagawa. Eh, Pastor, pinag-pray ko naman. Eh, ba't ka hindi gumaling? Kaya hindi nakikita ang himala kasi hindi ginagawa. Yun lang yun. Eh, pinag-pray ko nga ho, eh, hindi naman gumaling. So, titigil ka na. Yun ba yun? Samantalang, sa kauna-unahan ng verse na sinabi sa John 14:12, ang sabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Kindly say, katotohanan. Okay. Ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginawa. Katotohanan. Wow. Pinag-pray, hindi gumaling. Ay, di titigil na. Sabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Ano ibig sabihin? Yung nararanasan mong yun, hindi katotohanan yun. Ang katotohanan ay ang sabi ni Jesus, naggagawin natin ang ginawa niya at lampas pa sa kanyang ginawa. Yun ang katotohanan. Kaya, pag nalaman mo yun ang katotohanan, anong gagawin mo? Gagawin mo ulit. Tutuloy mo. Okay. Nung ako'y nagsisimula pa lang mag-minister, nagsisimula akong mag-pastor, wala akong masyado nakikitang signs and wonders. Na. Of course, yung deliverance. Eh, alam mo sa JA1, yung pangkaraniwan ng deliverance. Eh. Pero yung kakaibang signs and wonders na, ano, eh, wala masyado. Pero hindi ako tumigil ng pag-minister. Bakit? Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Jesus eh. Katotohanan eh. Until naka-breakthrough ako. Paano naka-breakthrough? Na-discover ko kung nasaan ang anointing ko. At ito ay malimit kung napapansin sa activation. Ano ba yung activation? Yung ginagawa natin pagkatapos ng preaching. Yung pagkatapos may hayag ng salita, God is confirming His word by signs and wonders. Kaya naman, doon sa activation na yon, yung pagkatapos mag-preach, pagkatapos mayag ng salita, marami lumalabas doon, word of knowledge, wala, hindi ako prepared doon yung after na conclusion. Hindi ko na alam yon. Ako'y handa na kung ano sasabihin ni Lord at papagawa ko na. Doon ko maraming napapansin na maraming signs and wonders. So, meron akong ipapakita sa inyo. Ito ay testimony ni Eds Paglinawan Esteban. Siya po'y OFW. Si Rev. Jamel kasi, ay plak ito ni Rev. Jamel na nag-OFW. Ay sinasabihan ni Rev. Jamel yung mga tao na makinig ng ating live stream. So, ito ang testimony ni Eds Paglinawan Esteban. Ako po ay isang OFW dito sa Uman. Noong March, hindi po masakit yung likod ko, kundi parang may gumagapang na parang mabigat. Hindi ko po maintindihan ang word, ang weirdo. Ngayon po, nag-scroll po ako ng preaching ng JA1. Nakita ko po yung preaching ni Rev. Ito Inandan, Breakthrough Healing. Hinahawakan ko po yung likod ko at kiniklaim ko po lahat ng mga anong nababanggit natin Rev. Ito Inandan. Kiniklaim ko na aalisin ng Lord yung sa katawan ko in Jesus name. Dadaloy po sa akin ang kagalingan in Jesus name. At totoo po, talagang ang Diyos ay napakabuti. At nung mula po nung napanood ko nung April yon yung parang may gumagapang na parang mabigat dun sa likod ko. Nawala po yun sa biyaya ng Lord. Gumaan po yung likod ko at wala na yung parang gumagapang. Ngayon naman po, mula po nung August, nung buwan na yon, nangangati-ngati na po ako. Nagpapantal-pantal po ako, hindi ko po alam kung saan galing. Ngayon po, September 3, nagbabalak po akong pumunta ng doktor. Pero naisip ko po ulit,
babalikan ko po yung preaching ng Rev. Ito Inandan. Nag-declare po doon ng gagaling sa anumang uri ng karamdaman. Kilinaim ko po uli yun. Sabi ko, in Jesus name, kiniklaim ko na lahat ng kate-kate dito sa aking katawan, pantal in Jesus name, aalis. At ngayon pong September 4, 2024, inahanap ko po yung kate ko, yung pantal ko. Nawala po yung kate ko. At kagabi po, nakatulog ako ng maayos. Praise God po, kasi talagang mabuti ang Panginoon. Ang Diyos ay tagapagpagaling. Ang Diyos po ay buhay. Salamat po sa buhay ni Rev. Ito Inandan. Patuloy po na pagpalain kayo. Kayo po ay nagiging biyaya sa aming mga OFW na kahit po hindi kami nakapunta ng church. Eh, meron po kayong live streaming na aming pinapanoodan para makapanood ng salita ng Diyos. Salamat po. Ako. At napansin ko na kahit hindi live, kahit recorded message ang kanilang mapanood, kumikilos pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. Church, God is expecting that we will move in signs and wonders na dapat nating gawin. Okay? Kaya sa ginagawang pagkilos ng Diyos ngayon, ako'y naniniwala na marami sa atin ay makakaranas at kikilos sa iba't ibang uri ng signs and wonders. Amen ba? Marami makakaranas nito. Sino naniniwala doon? Kaya ngayon, pag-usapan natin ang himala nung binuhay ni Jesus ang dalawang tao. Tingnan natin kung mapapag-usapan pa natin ang patatlo na mga galing sa patay. Binuhay galing sa patay. At sa biyaya ng Diyos ay magpapakilala pa sa atin si Jesus as we look into these miracles. Okay? So yung una. Ang una ay ang binuhay na binatang lalaki na ililibing na. Okay? Basahin ko sa inyo. Lucas 7 verse 12. At nang siya'y papalapit na sa pintuan ng bayan, inilalabas ang isang taong namatay. Abay, si Jesus ay ano? Papalapit sa town? Ay may libing na kasalubong ni Jesus? At itong namatay na ito pala ay, siya'y nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina na isang balo. Okay. In-explain agad. Ito'y mahalaga. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. Verse 13. Nang makita siya ng Panginoon, siya'y nahabag sa balo. At sinabi rito, huwag kang umiyak. Verse 14. Siya'y lumapit at tinipo ang kabaong at ang mga nagbubuhat ay tumigil. At sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. And verse 15. Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita. At siya'y ibinigay ng Diyos sa kanyang ina. Ganda, no? Okay. Si Jesus ay nahabag sa inang balo na umiiyak. Bakit talagang in-explain pang katatayuan ng ina na yung namatay ay nag-iisang anak na lalaki at yung ina ay balo? Kasi nung pong unang panahon, wala nang mag-aalaga kapag ang isang babae ay nabalo, tapos supposed to be mag-aalaga yung anak na lalaki, ay namatay na nga yung nag-iisang anak na lalaki, yung balo nag-iisa na. Kaya sa Bible, napakatindi ang pagpapaalala na to take care of the widows. Kasi lalo sa culture noon, wala na sila. Matatanda na, wala nang means of income, walang mag-aalaga. Kaya nahabag si Jesus sa balo na umiiyak. Ang umiiyak ang balo dahil sa sobrang lungkot at dahil din sa kawalan ng pag-asa. Parang sabi ng balo, nung namatay ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, siya'y wala na rin. Maya-maya pupunta na rin doon. Nawala na siya ng pag-asa. No one will take care of me. At binuhay ni Jesus ang binatang lalaki. Matanong ko kayo, sino bang gustong buhayin ni Jesus doon? Siyempre ho yung patay. Yung binatang lalaking nakasalubong. Well, that is the obvious answer. Pero,
Ang higit na gustong bigyan ni Jesus ng buhay ay ang inang balo. Remember ha, nahabag si Jesus sa balo, hindi doon sa patay. Gusto ni Jesus buhayin ang namatay na niyang pag-asa. Binuhay ni Jesus ang lalaki, hindi para sa lalaki. Binuhay ni Jesus ang lalaki para sa kanyang ina. Let me read to you Lucas 7:15. Umupo ang patay at nagpasimula magsalita at siya'y ibinigay ng Diyos sa kanyang ina. Wow. Yung binuhay na yon ay gift ng Diyos sa ina. Binuhay ang binatang lalaki para alagaan ang kanyang ina. Okay. Ito yon. Masaya tayo sa mga pagpapala ng ating tinatanggap. At meron man tayong hinihinging pagpapala o himala sa ating buhay, wala naman tayong intensyong gamitin yon for other people. We just want to receive miracle. We just want to receive blessing. Lord, iligtas mo ko sa katatayuan ito. Lord, pagpalain mo ako. Lord, i-restore mo ang mga nawala sa akin. Lord, pagalingin mo ako. And then period. No. Masaya tayo sa pagpapalang ating mga tinanggap at ginugusto. At pag tinanggap natin to, tayo nagse-celebrate. We feel so special. Akala natin ay ang nangyaring himala ay dahil sa atin o para sa atin. No. Hear this. Pinagaling ka o pagagalingin ka, nirestore ka o ire-restore ang mga nawala sa iyo, pinagpala ka, tumanggap ka ng himala para makapaglingkod ka pa sa Diyos at para maging pagpapala ka sa iba. If you want to receive miracle, babaguhin mo ang iyong mindset. If you want to receive something from God, babaguhin mo yung mindset. Huwag mong kakalimutan ang commandment ni Lord. Love God with all your mind, with all your soul, with all your strength. And love others as you love yourself. Itatama mo pa rin sa great commandment, pati ang pagtanggap mo ng himala. Lord, pagalingin mo ako. At pag ako'y gumaling, talagang magpapatay ako ng baboy ngayon. Sino kakain? Of course, marami. Lord, pag ako'y pinagaling mo, ako'y magsa-celebrate. Lord, ibalik mo lamang yung anong yan. Tunay namang... Every miracle has a purpose. Binuhay ang patay para sa ina. At tuwang-tuwa naman yung namatay. Ay, akala ko ako'y patay na. Ay, akala ko'y namatay, hindi magpapangita. Kayo ganyang nakarinig na sa mga reunion, yung ganyang nag-reunion ni talagang matatanda na, ay noon nagpangita, ay akad ako'y patay ka na. Ano naman yung mga ganyang magsalitaan? Akala noong binuhay, the miracle is for him. No. The miracle is for the mother. Don't ever think that your miracle is for you. It is to love God more and to serve others more. Babaguhin ang mindset. Tuwing may pagpapalain si Jesus, ito'y hindi lang dahil sa pinagpala, ito'y higit na dahil sa iba. Ang himala hindi lang para sa atin, ito'y higit na para sa iba. Kaya ka pinagaling, hindi lang dahil sa iyo, ito'y dahil may palalakasin kang ibang tao. Kaya ka pinagpala financially, may pagpapalain ka. Kaya ka binigyan ng mahabang buhay para makapaglingkod ka pa. Hindi para ubusin ang series sa Netflix. Kaya ka pinabawi to inspire others by your testimony. Jesus is merciful. Si Jesus ay mahabagin. Lucas 7:13. Nang makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag sa balo at sinabi rito, "Huwag kang umiyak." Nahabag si Jesus nung nakita niyang inang balo na umiiyak, na wala ng pag-asa. Mahabagin si Jesus, lalo na sa mga anak niya na nawawala na ng pag-asa. Mahabagin si Jesus kapag nakita niya ang kanyang mga anak na umiiyak, nakukuha ang kanyang atensyon. Kaya sabi ng Psalms 34 verse 17 and 18, "Aga dinirinig daing ng matuwid,
Inililigtas sila sa mga panganib. Verse 18, tinutulungan niya mga nagdurusa at hindi binibigo ang walang pag-asa. Maganda, no? Now let's talk about this. Pastor, ang ganda. Paano ba tanggapin ang himala? I need that. Paano tanggapin ang himala? Ulitin ko, ang himala ay para sa ina, ha? Hindi para doon sa lalaki. Bago binuhay ni Jesus ang binata, may sinabi si Jesus sa ina. Verse 13, let me read it to you again. Nang makita siya ng Panginoon, siya'y nahabag sa balot, sinabi rito, huwag kang umiyak. Sabi mo sa katabi mo, tahan na. Ayaw na sa Batangas eh, tahan na, huwag kang umiyak. Yes, nahahabag si Jesus sa Kristiyanong umiiyak. Pero hindi ini-encourage ni Jesus ang kanyang mga anak na umiyak ng umiyak. Kaya bago gawin ang himala ay sinabi muna ni Jesus, huwag kang umiyak. Ina, nabalo, huwag kang umiyak. Ano bang ibig sabihin ng huwag kang umiyak? Yun ang ibig sabihin ni, huwag kang mag-self-pity. Huwag kang mahabag sa sarili. Hindi niyo mapapansin, it was a command, huwag kang umiyak. Yes, ang damdamin ay nauutusan. Ano po ang susundin ko? Ang puso o ang isip? Parang pag ang damdamin, hindi na maso. May sasabihin ako sa iyo, ha? Ikaw ang masusunod. Hindi ang iyong puso o hindi ang iyong isip, ikaw. Nauutusan yan pareho. Kasi ang isip, binabago. Ang sabi ng Bible, renew your mind in accordance to the word of God. Inuutusan mo ang isip na huwag sumama sa takbo ng isip ng sanlibutan. Nauutusan yan. Eh, tayo ang nagpapautos eh. Pag sinabi ng damdamin, iyak na! Sa halip na damdamin ang mag-utos sa iyo, ikaw ang mag-utos sa damdamin. Kaya pwede mong sabihin sa damdamin, damdamin, ikay tumigil ha. Kung iiyak ako, dahil lang ito sa presensya ng Diyos. Ako ang magpapasya kung kailan ako iiyak. Hindi, palulungkutin kita. I will remind you of all the memories, the regrets. I will put into your mind all the things that could happen. I will let you feel that your life is wasted. Iyak na. Sasabihin mo ang damdamin mo. Uulitin ko sa iyo, damdamin. Hindi ikaw ang mag-uutos sa akin. Ako ang mag-uutos sa iyo. Kung iiyak ako dahil naramdaman ko ang presence ni Lord. Kaya sa mga taong nasa problemadong sitwasyon, hanapin mo lagi ang presence ni Lord. Hanapin mo lagi. Meron ulit akong ipaparinig sa inyong testimony. Ito naman eh, testimony ni Annabel Cabrera. Sandali. Narito ka ba, Annabel? Are you here? Can you raise up your hand? Ayan si Annabel. Makikita yun naman, Annabel. Yan po si Annabel. Pakinggan po natin ang kanyang testimony pero sa video na lang. Yan. Okay? Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Annabel Cabrera, 53 years old, ng Balete, Lipa. Noong August 16 po ngayon taon na to, bigla ako pong nahipo yung kanang bahagi ng breast ko na meron po siyang bukol. Halos kasi laki po siya ng kalamansi. Tapos masakit po siya pag inihipo ko. So, bali 2 days po siya, Friday, Saturday. The next Sunday, sabi ng asawa ko, magsiservice daw kami sa Rosario. So, sabi ko nung gabi, Lord, gamitin mo si Pastor Ito, kung ano bang message nito sa akin. Tapos, during that service, sinabi ni Pastor Ito, sino ba si Jesus sa buhay mo? Sabi ko kagad, Jehovah Rapha, He is my Jehovah Rapha. Na mention niya, under attack ka, na mention din niya yung cancer. Tapos, na-mention din niya na palalayain ka, pagagalingin ka,
Kinilim ko po yun nung tinaas ko yung kamay ko. Tapos hinawakan ko yung part na sinabi ni Pastor ito na hawakan mo. Sabi ko, ako yun. Gagaling ako sa biyaya ng Diyos. Paghipo ko po, sobrang init ng buong likod ko. Nawala po yung takot sa puso ko. Sabi ko, alam ko, pinagaling mo na ako, Lord. Kinilim ko, sabi ko, Lord, pagilingin mo ko sa next Sunday, I testify, I give glory to your name, I give honor, sabi ko sa kanya. Nung Monday, nagpipray ako nung gabi, pinabasa niya sa akin yung Mark 9, 24 at 25, yung pinagaling yung kanyang anak, ang sabi nung ama, dagdagan mo pa ang aking pananampalataya. So, ramdam ko na ako yung kinakausap niya. So, dumating po yung Monday hanggang Friday. Unti-unti ho siyang lumiliit. Then sabi ko, Lord, alam ko, pinagaling mo na ako. Though may mga doubt sa araw-araw, hindi ko po yun pinapansin. Pinanghawakan ko yung promises ni Lord na by His stripe, I'm healed. Dumating po na yung Saturday, Sunday, totally, wala na po akong makapa. Salamat po. Lahat ng ito ibinabalik ko sa Diyos, ang papurit kadakilaan, ang kaluwalhatian niya. Salamat. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Sa Lord, meron tayo laging pag-asa. Kapag ikaw ay nasa problemadong sitwasyon, hanapin mo ang presence ni Lord. Sa halip na kayo umiyak, hanapin mo ang presence ni Lord. Noong siya ay nakaramdam na ng ganon, pumunta siya sa church at sabi niya, ano ang message ni Lord sa akin? Pumupunta siya na nag-expect. Hinahanap niya ang presence ni Lord. Nagbabasa siya ng Word of God, hinahanap niya ang presence ni Lord. Sa halip na umiyak, hanapin mo ang presensya ng Diyos. Hanapin mo ang kanyang salita. Are you there? Hindi ka naiiyak dahil nahahabag ka sa iyong sarili. Hindi na. Wala na akong malapitan. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Nawawalan ako ng pag-asa. Kung gusto mong tumanggap ng himala, itigil ang self-pity. Sa halip mag-pity party, bigyan mo ng party ang mga anghel. Ika'y lumabas at ika'y mag-share ng word. Mag-akay ng mga tao sa paanan ng Diyos. Bakit ka magpipiti party, gayong pwede ka namang magbigay ng party sa langit. Bakit ka mahahabag sa inyong sarili? Ay anak ka ng Diyos. May pangako ang Diyos sa iyo. Kaya naman, sa halip mahabag sa sarili, seek God's promise for you. Napakaganda na sinabi ng Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Ever-present. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, He is always there. Napakadaling maramdaman na parang malayo si Lord kapag nag-struggle tayo. Kapag may dinadaanan tayong problema. Well, I want to remind you, Christian, you will never be hopeless and never be helpless. Because Jesus is our ever-present help. Lagi siyang nandoon. Ang Diyos ay nasa gitna ng anumang kinakaharap mo ngayon. Nararamdaman mo man o hindi, siya ay nandoon. Kagagaling lang namin sa Korea eh. Katuwa naman, family, we went there. At ako ay nagturo sa JA1 Korea. Summer, medyo mainit. Nung kami ay namamasyal, gusto kong bumili ng sombrero. Ang init eh. Hindi, naghahanap ako ng magandang design. May nakita ako, may nakasulat. Worry less. Sabi ko, are, maganda-ganda sinasabi. Ay, nung pabayadan ko na biglang, teka, mali ito. Wala namang sinabi ang Diyos na bawasan mo ang pag-aalala. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa. Muntik na ako nakabili na uno. Naglagay ako ng worry. Hindi ka inaalaw ni Lord na bawasan ang iyong inaalala o kinakabalisaan. Ang sinabi sa iyo ni Lord, alsin mo. Huwag kang mabalisa.
Bakit? Because He is always there. Paano pag naman niya magagawa ang pagiging ama mo? Kung lagi ka pa rin mababalisay, nandoon na ang iyong ama sa langit. Pag nandoon na ang iyong ama, lumalang ng langit at lupa at mababalisa ka, para namang nakakahiya kay God. Para namang kulang na kulang ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Nandoon na eh, balisa ka pa. Nakakahiya kay God. Sabi ni God, I am here, your ever-present help. Yes, because you are here, I will worry less. Sabi ni Lord, ay ako'y paparinin na. Babalik na ako pag hindi ka na nag-alala. Hindi naman gayon. No? Hindi man gagawin ni Lord. Pero, di ba pangit na babawasan mo lang ang worry? Sabihin mo, my God is my ever-present help. Okay. So, pinag-usapan natin yung isang binata na binuhay ni Jesus. Ano? Pag-usapan rin natin yung isang binuhay ni Jesus. Ito naman ay binuhay ang anak na babae na kamamatay lang. Lucas 8:52. Umiiyak ang lahat at tinatangisan siya. Subalit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak sapagkat siya'y hindi patay, kundi natutulog. Inulit muli ni Jesus bago gumawa ng himala ang huwag kayong umiyak. Okay. Hindi tayo pinipigilang umiyak, ha? Lalo na't nakakapagpagaan ito ng iyong kalooban. Pero pag mayat-maya ka ng umiiyak, ay sinasabi ni Jesus na huwag ka nang umiyak, manampalataya ka na. Kaya tingnan ninyo ang sabi ng verse 52, ha? Huwag kayong umiyak sapagkat siya hindi patay, kundi natutulog. Si Jesus nananampalataya. At inuutosan niya mga kasamahan, ito hindi patay, ito'y natutulog. Aha, salita yun ng nananampalataya. Ang iyong sinasabi, hindi ang nakikita. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kaya huwag kayong umiyak, manampalataya ka na. Ang pagtigil ng pag-iyak ay kilos ng pananampalataya. Ang pagtigil ng malungkot, mag-self-pity, ay kilos ng nananampalataya. Tumitigil ka ng malungkot kasi alam mo na may ginagawa ng himala ang Diyos. Yun yun. Hindi ka naman sinabihan, huwag kang umiyak at ako'y naririndi sa'yo. Hindi ka naman sinabihan, huwag kang umiyak at ako'y, ang iyong boses napakatinis, ay ayaw ko nang marinig. Ako'y, hindi. Huwag ka nang umiyak dahil ito ay natutulog lang. Ano ibig sabihin? Huwag ka nang umiyak kasi ang sitwasyon mo naman ay hindi hopeless. Huwag kang umiyak kasi may himalang magaganap. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Kaya hindi ka iiyak kasi nananampalataya ka. Kaya hindi ka nalulungkot kasi nananampalataya ka. I am into expressing, you know. Pero may limitasyon yan. Ako'y maano sa salita eh. Pag marami ka na sinasabi salita, ay alam ko na that person is going against faith. Pag marami ng pinag-uusapan, marami ng iniimik, marami ng words na sinabi doon na laban sa pinananampalatayanan. Kaya ang sabi dito, tumigil ka na ng pag-iyak, manampalataya ka na. Kahit pa ang kaharap mong sitwasyon ay nagsasabi na wala ka ng makukunan, wala ng ibang paraan, wala ng pag-asa, may alam tayo, Kristiyano, na hindi alam ng iba. Alam niyo kung ano yon? Tanungin niyo ako, ano po yon? May himala. That is what we know. Nung si Jesus ay nandito, himala after himala, signs and wonders, ginawa ni Jesus na normal lang himala. Sa church, kailangan normal lang himala. Sa church, kailangan gawin natin na sinabi ni Jesus na kung ano ang ginawa kong himala ay yun din ang gagawin ninyo at higit pa sa aking ginawa. Ang dami-dami natin dito, noon si Jesus lang ang nandito. Kumuha siya ng 12 disipulo, gawin din ninyo ang aking ginagawa.
Kumuha ng disipulo yung 12. Ang dami natin. Isipin mo kung lahat tayo'y kumikilos sa pananampalataya at ginagawa ang pinapagawa ng Panginoong Jesus. Lahat tayo sumasampalataya, tayong mga inutusan. Araw-araw na signs and wonders. Are you there? O palapakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, may himala. Isipin mo, yung katabi mo nandito ngayon, di kayo himala na yan. Ang nananampalataya ay excited sa kanyang espiritu dahil may himalang paparating. May signs and wonders na paparating. Hebrews 11 verse 1. Ito kasi ang description or definition ng faith according to the Bible. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang taong nananampalataya ay excited sa kanyang espiritu at sabi niya, hindi ko may paliwanag na nararamdaman ko. Meron kakaibang joy sa aking puso. Hindi ko malam ako, ito ba'y kape? Bakit yung kape lang? Hindi niya may paliwanag eh. Bakit ang saya ko sa loob? May sasabihin ako sa iyo, kasi ang espiritu mo ang nakakaramdam ng himala. Bago pa yan maramdaman ng iyong damdamin, ang espiritu mo'y ramdam na that in the spiritual realm, a miracle is happening already. Well, it may take time para bago mag-manifest, bago makita sa natural. It may take time, pero nangyari na sa spiritual. Kaya kapag ikay nananampalataya, naglalagay ka ng substance o naglalagay ka ng material sa, para yung nangyari sa spiritual ay mamanifest sa natural. Ulitin ko ha. Kapag ikay nananampalataya, because faith is the evidence, is the substance of things hoped for. Substance. Anong ibig sabihin ng substance? Material. Building blocks. Ito ang hollow blocks, ito ang semento, ito ang bakal para magawa ang isang building. Ang faith ay ganun din. Faith is the substance of things hoped for. Pag ikaw ay humingi, ang Diyos ay kumikilos sapagkat siya ay mahabagin. Ang Diyos ay kumikilos para madala sa iyo ang himala. Kaya ikaw ay titigil ng pag-iyak at dahil ikaw ay nananampalataya ay mararamdaman mo sa iyong espiritu ang kakaibang saya. Ang iyong espiritu ang unang sumasaya at hindi mo maipaliwanag yon. Kaya, madaling malaman yan, pagka ikaw walang joy, wala kang peace, hindi yun sa Holy Spirit. Pero kapag meron kang joy, meron kang peace, something is happening. God is doing something. Be sensitive. May himalang paparating. Manda kayo mamaya, ako yan na excited na ako sa activation eh. Sabihin mo sa katabi mo, may himalang paparating. Akin yon. Pero hindi tayo natatapos dun ha, akin yon para magamit ko sa iba. Don't forget that. At dahil ikaw ay tumigil na ng pag-iyak at kinanampalataya, nagkakaroon ng pag-asa na dati wala. Isang timing na. Excited na siya. Nagkaroon ng pag-asa gayong wala namang gaanong nababago sa sitwasyon. I don't care about the situation. I don't care about what is happening outside. Alam kong yan ay temporary. Alam kong yan ay very changeable. Yang nasa labas, very changeable. Hindi nyo napapansin, bawat linggo kayo napasok, may nababago. Nagka-kurtina. Dati wala. Hindi napapansin, parang mas madilim ngayon kasi may kurtina. Dati wala. Very changeable ang labas. Kaya huwag kayong masyadong maano sa labas. Madaling mabago yan. Ang kailangan ay makuha mo sa spiritual ang iyong hinihiling sa Panginoon at mag-manifest sa natural. Christians, may himala. Yan ang pagkakaiba mo.
May himala nang nagaganap. Actually, marami ng himalang naganap. Kailangan na lang ma-manifest eh. Kaya tinuturuan tayo, sabi ni Jesus, balo, huwag kang umiyak. Mga tao, huwag kayong umiyak. Bakit? May mangyayari. Tigil ang lungkot. Tigil ang negative words. Tigil yung mga pag-alala. Tigil ang pagbabalisa. Tigil. Bakit? May mangyayari. Ito ay hindi pag-asang pinaasa. Ha? Ito'y buhay na pag-asa. Ay kung ako'y aasa, ay ako hindi aasa sa nakikita ko eh. Kapag nilagay mo ang pag-asa mo sa nakikita mo, ay sabi ko nga sa inyo, lahat ng nakikita ay very changeable. Aasa ako sa Diyos. Maaaring hindi ko nakikita, pero siya lang ang hindi nababago. Doon ako aasa. Aasa ako sa kanyang salita. Aasa ako sa kanyang mga pangako. Yun ang pangahawakan ko. Ihahanapin ko siya. Hanapin ko kanyang word. Hanapin ko kanyang presence. At katulad ni Sister Annabelle, hinahanap ang word. Pagpunta pa lamang ng Sunday, nag-expect na ng word. Hinahanap niya ang word. Doon siya umaasa. Hindi sa kanyang nakikita, may naramdaman siyang sakit. Hindi siya doon nagtitiwala. Pag kinuha mo ang pag-asa mo sa nangyayari sa buhay mo, nako, mawawala ang pag-asa mo. Kunin mo ang pag-asa mo sa pangako ng Diyos at sa gagawin ng Diyos na himala sa buhay mo. Ituloy natin ang kwento, Lucas 8:53 hanggang 55. At kanilang pinagtawanan siya. Eh kasi, yung ganamang sinabing huwag kang umiyak, ito'y natutulog lamang. Eh sino kang hindi mapapatawa? At kanilang pinagtawanan siya dahil ang alam nila ay patay na ang bata. Eh patay na yan. Anong natutulog? Verse 54. Subalit paghawak niya sa kanyang kamay, siya'y tumawag at sinabi, bata, bumangon ka. Alam mo, pwede mo yung sabihin sa mga anumang area ng buhay mo na naghihingalo na eh. Bakit? Eh sinabi nga sa patay. Eh kung merong area ng buhay mo na parang naghihingalo na, ano, love life na naghihingalo, sasabihin mo, bata, bangon. Finances na naghihingalo, finances, bangon. Bakit? Eh nasabi nga sa patay, ari naman hindi pa patay, ay di pa pwede ngayon mabuhay. Are you there? Ito maganda. Grades. Utang na loob, bangon. Subalit paghawak niya sa kanyang kamay, siya tumawag at sinabi, bata, bumangon ka. In verse 55, bumalik ang kanyang espiritu. At bumangon siya kaagad. Bumalik ang kanyang espiritu. Lahat ng nawawala, pwedeng pabalikin. Are you there? Ay kung ang espiritu nga ay napabalik. Anong gusto mong bumalik? Alam mo kayo mga salita ng Diyos? Yan di kailangan i-release. Kailangan masabi. Wala nga sa aking outline yun. Naramdaman ko, sinabi ko lang. At nasa tumanggap na kung paano niya pananampalatayanan. At kung napansin mo, there is something in your heart that is stirring. There is excitement that is happening. Then, mas naramdaman ang espiritu mo. Bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya kaagad. Ipinagutos ni Jesus na bigyan ng makakain ng bata. Okay. Makikita natin ang katangian ni Jesus dito. Iniutos ni Jesus na bigyan ng makakain ng bata. Hindi tumigil si Jesus na buhayin lang ang bata. Hindi interesado si Jesus na makabangon ka lang. Gusto ni Jesus na tulungan ka pa rin na magpatuloy sa himalang tinanggap mo. Hindi ka lang pababangunin, kundi aalalayan ka. Hindi ka niya tutulungan noon para pabayaan lang ngayon.
Don't ever think of your Jesus that way. Hindi siya mangiiwan. Ang kanyang sinimulan, kanyang tatapusin. Siya'y Diyos. Siya'y makapangyarihan. Kaya niyang kumilos sa buhay mo. Jesus will sustain you. Hindi ko po alam kung paano bukas eh. Hindi ko alam kung paggising ko ba eh. Ano, hindi ko na. Jesus will sustain you. Hindi ka pinagpala ngayon para pabayaan bukas. Isaiah 46 verse 4. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. At kayo'y tumanda. Iingatan kayo simula ngayon hanggang kayo'y tumanda, hanggang kayo'y makasama niya. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Yan ang puso ng ating Diyos. Tungkulin niya na kayo'y iligtas at tulungan. Hindi siya napipilitan lang. No, tungkulin niya. Obligated siya na ikaw ay tulungan at iligtas. Yun ang nararamdaman ng ating Diyos. Kaya never think na ikay iiwan ng Panginoon. Never think na hindi nararamdaman ni Lord ang nararamdaman mo. Isaiah 46 verse 4. He will sustain you. Paano kaya ako pag ako'y tumanda? Itong sagot, kung ano ka rin ngayon, kung iniingatan ka ni Lord ngayon, pinagpapala ka ni Lord ngayon, yun din ang mangyayari. Ituloy natin ang istorya noong binuhay ang babae. Lucas 8:56, at namangha ang kanyang mga magulang. Dati, nung sinabi ni Jesus na, ito'y natutulog lang. Hindi kinagtawanan. Dating nagtatawanan, ngayon ay namamangha. Humanda ka sa himala ng Diyos sa buhay mo. Na dati ay maaaring sinasabi ng tao na wala na, humanda ka. Dati nagtatawanan, mamaya ay mamamangha. Kanino yon? Kung kanina'y natatakot ka at parang wala ka ng pag-asa, mamaya, ikaw ay mamamangha, pati ang makakakita. Kung noon ay napapatawa sila sa'yo, ngayon mamamangha pa sila sa'yo. May papakita ulit ako sa inyong testimony. Ito naman ay testimony ni Pastora Baby Vidal. Siya ay kapatid ni Rev Jamel. Itong sina Rev Jamel, sina Pastora Baby, ito'y galing sa Rosario. Hanggang sa sila ay sinugunan ng Diyos para magsimula ng Church Santipolo, si Rev Jamel at yung kapatid ay kasama. And then, God talked to the kapatid, kay Sister Baby, na magtayo na rin ng church sa Masinag, Antipolo. Iba naman ang kanyang himala ng buhay. Iba ang kanyang testimony. Pakinggan natin. Hello po, I'm Pastor Cyrus ng J.E.1 Masinag. Ako po ay nagpapasalamat sa matinding provision ng aking Panginoong Hesukristo. Sa aking pagpapastor, ay nakita ko doon ang matinding pagsama ng ating Panginoon. Bakit? Pag ikaw pala'y tinawag ng ating Diyos, ang kailangan mo lang ay mag-oo. Ang lahat pala ng bagay ay nakahanda na. Ibig sabihin, mayroon ng provision ng ating Panginoon. Ang kailangan mo lalaang ay tumugon sa pagkatawag ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun po. I'm Pastora Baby Vidal po ng J1 Masinag. Ayan, nagpapasalamat po kami sa Lord dahil sa pagkatawag po sa amin ng ating Panginoon. Nagsimula po talaga kami na motor lang po ang gamit namin na tuwing kami may gawain, talagang kami basang-basa. Hanggang sa biyaya po ng Diyos ay meron pong ginamit ang Panginoon na nakita po ang pagpapagal ng inyong lingkod. At nagsimula nga po doon na kami po ay nakatanggap agad ng four wheels po na sasakyan. Second hand po siya, pero ang laking tulong po noon sa amin at sobrang saya na po namin noon. At pagkatapos po noon, ang motor po na ginagamit namin ay hindi po siya ganun kagandahan. Pero sa biyaya po ng Diyos ay napalitan din po siya.
At ginawa pong NMAX para mas safe at mas maganda daw po ang aming pagbiyahe, lalo na sa gawain ng Panginoon. Kasi although may four wheels na, pero alam nyo naman dito, madalas po ang traffic. Kaya po, sinuportahan din po na kami ay mabigyan ng motor para po kung kailangan ng may gawain, mabilis po kaming makakarating. At hindi po doon natapos yun. Sobrang nakaka-bless po talaga dahil din po, nakita din nga po ng kapatid nating ito na ang mga leaders po ay pagpupunta ng Batangas ay nagko-commute. Kaya po sa biyaya po ng Diyos ay binigyan po ng cash si Pastor Cyrus at ang sabi po sa kanya ay bumili daw po ng van. At sobrang talagang kami po ay amazed na amazed sa ginagawa ng Diyos dahil talagang answered prayer po ang lahat ng ito. At yun pong binitawan namin aming pangarap na sa pagpapastor ay pinagpasuggest na po namin. At ito po ay ang makabili po kami ng sarili sana naming bahay. Pero sabi namin, sige, Lord, bahala ka na. At hindi po namin akalain na sa loob po ng 2 taon na aming pagpapastor ay kami po ay makakatanggap ng isang napakagandang bahay. Okay. Talaga pong totoo po, ang provision po ng Diyos talaga ay nakahanda kapag ka po talaga tayo ay sumunod sa Panginoon. Kaya, ayun po, kaka-celebrate lang po namin ng dedication po ng house dedication. At ayan po, napakaganda po ng bahay na ibinigay po sa amin. At nagpapasalamat po talaga kami sa Lord. Sa Diyos po ang kapurihan. Kung makikita ninyo ang tayo ni na Pastor Cyrus at ni Pastora Baby. 2 taon na sila nagpapastora. Yung tayo nila ay nakakahabag. Parang tubang mga pastor, tubang ano, gano'n. Pero kung dati napapatawa, maya-maya mamamangha. Yung pong bahay hindi pinatira lang, yung binigay. Binigay ang titulo, nasa pangalan nila, inayos, at last month lang dinedicate. Kaya yung mag-asawa hindi magkaintindihan sa pagte-testify sa akin. What is my point here? This is it. Yang himala na inihanda ng Diyos sa iyo ay tunay na mamamangha. Hindi lamang ikaw, lalo ng mga taong nasa palibot mo. Ang matitindi mong miracles ay hindi yung nangyari na. Alam kong pinagpala ka dati, alam kong marami kang tinanggap, pero ang matitindi mong miracles ay paparating pa. Ang pagpapala na tinanggap mo noon ay hindi pa ang pinakamatinding tinanggap mo. Ang matitinding pagpapala is about to come. That is the reason why there is signs and wonders. Mga tanda at himala. Gustong gusto ng Diyos ipakilala ang kanyang sarili sa atin bilang Jesus, the miracle working God. Si Sister Annabel, dumating siya ng Sunday na ang word ay sino si Jesus sa'yo? At sinigaw niya, siya ang aking Jehovah Rapha, siya ang aking tagapagpagaling. Nagpakilala si Jesus sa kanya at na-manifest sa kanya ang katangian ng kanyang Diyos, ang Diyos na nagpapagaling. Ngayon, ang nahayag na salita ay ang Diyos natin ay Diyos na gumagawa ng himala. Ang Diyos natin, Diyos na bumubuhay ng patay. Ano mang area ng buhay mo na nangangailangan na ng buhay? Ano mang parte ng buhay mo na nangangailangan ng life? Our God, our Jesus is the life giver. Pumunta siya dito upang bigyan ka ng buhay at kasaganaan ito. Hindi lang basta buhay. No. Kaya simula sa araw na ito, humanda ka. Mag-iiba ang buhay mo. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay nagpakilala,
bilang Diyos na nagdadala ng buhay, bilang Diyos na gumagawa ng himala, mag-iiba na ang buhay mo. Titigil na ang lungkot, titigil na ang pag-iyak. Mag-iiba na ang buhay mo dahil ikaw ay kikilusan ngayon ng signs and wonders. Ito ang movement ng Diyos ngayon. Now, alam ko na bawat salita na nahayag, ito ay kinoconfirm ni Lord ng signs and wonders. Listen to this. God is willing to show Himself powerful in our midst. Gustong-gusto ng Diyos ipakita ang kanyang sariling makapangyarihan. Tayong tumatanggap, gustong-gusto rin nating makita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Tayo'y naniniwala sa himala. Amen ba? Ang Diyos hanggang ngayon ay gumagawa ng himala. Amen ba? At ito ang pinakamatindi. Ikaw, alam mo, ay tatanggap ng himala. Amen ba? Ang tatanggapin mo ngayon ay hindi basta-basta lang. Hindi ito yung mga bastang kayang ibigay ng sino mang tao. Ang tatanggapin mo ay isang pangyayari, isang bagay, isang sitwasyon, isang pagpapala na obvious na ang Diyos ang kumilos. Obvious na ang Diyos ang nagbigay. Kaya ang sasabihin mo talaga, ito'y himala. Ito'y Diyos ang gumawa. Kanino yon? Sino dito ang excited sa himala ng Diyos? Sino dito ang excited na alam niya na may gagawin ng Diyos sa kanyang buhay? Sino dito ang alam na ang Diyos ay buhay? Nananatiling buhay? At nagbibigay ng buhay? Now, bago tayo mag-declare, awitan natin ang Panginoon. Buhay mo ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Humanda ka sa breakthrough mo ngayon. Kung noong una ay napakaganit, kung una ay parang you know your business needs life. Narinig mo, oo, at pinagpala ka, narinig mo na hindi pa yon. Ang Diyos ay may nakahanda pa sa iyong mas matinding pagpapala. Ako'y magdideklara sa iyong mga hanap buhay. Yes, hindi ito ang gospel. Ang gospel ay si Jesus ay namatay para bayaran ng kasalanan natin. Yun ang pinakamatinding himala. Isang Diyos ang bumaba galing sa langit, nagkatawang tao. At siya ay namatay sa krus, kinuha ang kasalanan natin at ibinigay ang katuwiran niya sa atin. Yun ang himala.
Lahat ng mga susunod pang himala, pipitsugi na. Ibinigay ng pinakamatinding himala bago ako mag-declare sa mga pipitsuging himala. Tanggapin muna natin ang pinakamatinding himala. Are you there? Sa mga nasa online, sumunod ka sa prayer, sabihin mo, O aking Ama, patawad sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko na ito. Binabago ko ang aking isip. Itinatama ko ito ayon sa kalooban mo. Kung ano ang gusto mo, yon ang totoo. Patawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Now you receive ang pinakamatinding pagpapala. At salamat sa biyaya ng Diyos sapagkat hindi naman tumigil si Lord doon. He sustained us. Inalagaan niya tayo simula bata hanggang pumuti ang buhok. Because He is the ever-present help. At alam ng Diyos ang dinadaanan mo. Okay, kayong mga bata, alam ko nag-aaral pa kayo. Then ipag-pray ninyo ang inyong mga magulang na nagtatrabaho ngayon. Kayo ang mag-represent sa kanila. Are you there? As I declare blessing and as I declare breakthrough sa mga hanap buhay at sa negosyo. Father God, the word was preached. You are a God na kumikilos sa signs and wonders. Mahalaga sa iyo ang lahat ng mga bagay sa aming buhay. Panginoon, I declare, kumilos po kayo sa mga hanap buhay ng mga anak po ninyo sa lugar na ito. Sa mga hanap buhay na nagbibigay ng luwalhati sa iyo, Panginoon. At kung meron namang mga tao, Lord, humihingi ng bagong hanap buhay, mabago ang kanilang mga dating hanap buhay na alam nilang hindi nagbibigay ng luwalhati sa iyo. Lord, pagkalooban mo sila ng mga bagong hanap buhay. Gusto nila, Panginoong, luwalhatiin ka. Tulungan mo sila, Panginoong, itama ang kanilang paghahanap buhay ayon sa kalooban mo. Kaya, Lord God, I pray and I declare breakthrough. May mga dumaan sa mga pagsubok sa hanap buhay. May mga naghayupa na hindi nagkaroon ng magandang resulta. Pero salamat, Panginoon, Ikaw ay Diyos ng Himala. Lord, we are ready to see the sea being divided into two. Ready na kaming makita ang dagat na nahati sa gitna. Ready na kaming makakita ng bato na may lumalabas na tubig. Ready na kaming makakita ng ulap sa tanghali at apoy sa gabi. Ready na kaming makakita ng dagsa-dagsad na maraming pugo na dinala mo upang pakainin ng iyong mga anak. Ready na kami sa Himala, Panginoon. At ngayon, sa mga nagana buhay, I am declaring Himala, miracles, signs and wonders, kakaibang pagkilos, breakthrough, o karadashe. I am declaring kakaibang connection. Magpapadala ang Diyos ng connection sa'yo na kahit ikaw ay magtataka, sasabihin mo, hindi na ako aasa sa ibang tao sapagkat kitang-kita mong Diyos ang kumilos noon. Babaguhin ng Diyos agaw, pati isip mo'y mababago at sasabihin mo, tama na ang pagtitiwala sa tao, sa Diyos na lang ako nagtitiwala. Yan ang magaganap. Kanino yun? Kanino yun? Isa sa pinakamatinding magpalungkot at magpaiyak ay mga nanakaw, nakuha, nawala. Ano mang area ng buhay mo yon? It could be your relationships, it could be opportunities. Merong nawala, nanakaw, umalis, whatever it is. Kung ang espiritu ay napabalik, may sasabihin ako sa iyo, ano mang nawala sa iyo, ano mang nakuha sa iyo,
Ito ay hindi lamang papabalikin ni Lord. Ito ay papabalikin niyang mas maayos, mas maganda, mas marami, mas magpapala kaysa sa dati. Kanina yan! I am declaring restoration. I am declaring restoration. Ang Espiritu ay pinabalik. Ang lahat na pagigandang bagay, papabalikin. Kanina yan! Kanina yan! Sabihin mo, I am restored. What the enemy have stolen, God has restored to me. Ibinalik ng Diyos sa akin. Another thing na matindi magpayang ay ang nararamdaman sa katawan. Pero praise God, katulad ng sabi ni Sister Annabel, may himala. May himala. Sabi ni Lord, hanggang pumuti ang buhok mo, aalagaan ka niya. Anong ibig sabihin? Lahat kayong mga anak ng Diyos, may pangako ang Diyos sa iyo. Tatanda ka! Mahaba ang buhay mo! Kanino yun? Pumuti ang buhok mo, aalagaan ka pa rin! Kanino yun? Declaring long satisfied life. Minsan nananakot yung mga sakit karamdaman, nananakot. May sasabihin ako sa iyo, ang iyong inaasahan ay hindi ang nararamdaman. Ang inaasahan ko yung nangako sa iyo na nagsabi, aalagaan kita hanggang pagtanda mo. At ngayon, head on. Yung sitwasyon, yung mga nararamdaman sa katawan, banggain na natin. Harapin na natin ng ano? Ng salita ng Diyos. Jesus is our ever-present help. Lagi siyang nandoon. Nararamdaman mo man o hindi. Pero ngayon, kakaiba, God will manifest Himself powerful by signs and wonders following. Hawakan mo ang parte ng katawan mo na nangangailangan ng himala. Parte ng katawan mong nangangailangan ng hipo at presensya ng Diyos. Kung ikaw ay, kung yan ay emotional, pwede rin. Hawakan mo ang iyong dibdib. Kung yan ay mental issue, hawakan mong isip mo. Kung yan ay physical, hawakan mo. Why? Because God created you. Kilala ka niya. Alam niya ang pagkalalang sa'yo. Dahil siyang lumalang siya, alam niya kung paano ayusin ka. Are you there? Habang hawak mo yung parte ng katawan mo na nangangailangan ng buhay, I will declare life. Father God, you are here. That is your promise. That is your word. You are here. Your word was preached. Your word is powerful. It will not return unto you void. Hindi ito babalik sa iyo nang hindi nagagawa. Dapat itong gawin. Ang iyong salita'y mananatili, mawawala lahat. Pero salita mo'y nandito. Kaya I declare, lahat na hinahawakan ngayon ng mga anak ng Diyos sa kanilang katawan, pati nasa online, lahat na hinahawakan parte ng katawan, I am declaring healing. Healing. Healing flow. 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 Now. 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 Oh,
mighty signs and wonders to. Ano to? Breakthrough sa kabanalan. Breakthrough sa kabanalan. Yung matagal nang sumasakal sa'yo, yung matagal nang umiipit sa'yo, ayaw kang bitawan, ayaw kang pakawala ng kasalanan, may sasabihin ako sa'yo, e ang kadenang yan ay mababali ngayon. Ang pagkatali sa'yo ay mapuputol ngayon. Why? Because God is here. God is holy. I am declaring lahat ng mga stronghold, lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga bisyo, lahat ng mga bagay na hindi nagbibigay ng luwalhati sa Diyos sa buhay ng Kristiyano, itinideklara ko, iniuhutos ko, labas! Labas! I am destroying the chain of sin. The chain of sin sa bawat isa. At ngayon, ang damit ng katuwiran ang siyang pinabalot ko sa ating lahat. Now, receive! Receive the cloth of righteousness, the robe of righteousness. Receive in Jesus' name. Kung merong bagay na alam mong dinidil si Lord sa'yo, kung may dinidil si Lord sa'yo yung area ng buhay mo, sige, this is the time. Sabihin mo sa Kanya, ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, umaasa sa Kanya. Humingi ka ng tulong at sabihin mo, Panginoon, biyaya, tulungan mo ako. Sige, ask God's help. Freedom. 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 If you worship, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you call Him, cleansing flow. The blood of Jesus cleanse all of us now. Let the cleansing of God flow now. In Jesus' name. Church, isa sa pinakamatitinding himala ay ang pagbabago ng buhay. And I declare sa kalagitnaan natin, ang banal ng Diyos, ang banal na Diyos ay nandoon at binabago ang ating buhay. Kaya uulitin ko, sige, palagpakan mo si Lord. Ngayon, sasagutin ninyo ito ng ibang klase. Kumusta kayo? Kumusta kayo? For the last time, kumusta kayo? Yeah.
sarili mo. I am declaring life sa buhay ko. Nagdideklara ako ng buhay. Ngayon, sabihin mo kung anong area ng buhay mo ang gusto mong magkaroon ng life. Sige, nagdideklara ako ng buhay. Say it. Saan? Saan? Sige, saan? Sa aking grades, sa aking schooling, sa aming pamilya, sa relasyon sa pamilya. Nagdideklara ko ng buhay sa aming finances, sa aking kalusugan. Sige. I declare life. I declare life. I declare life. I declare life. Now, marapi sa katabi mo. Huwag mo lang hahawakan ng kanyang ulo, ha? Magdeklara ka lang ng buhay sa kanya. Come on. I declare life to you. I declare life sa iyong wallet. I declare life sa iyong health. I declare life sa iyong spirito. Sa iyong spiritual na buhay. I declare life sa iyo. I declare life sa iyo. I declare joy. I declare peace. I declare life sa inyo. I declare life sa inyong mga relationships, sa inyong family. Ang kapag naligtas ang isa, ang buong pamilya ay maliligtas. I declare life sa inyong family. I declare life sa iyong pagbabiyahe, pag-iingat ng Diyos. I declare life sa iyong hanap buhay. I declare life sa inyong buhay mag-asawa. I declare life sa iyong pagkatao. I declare life sa iyong espiritu. I declare life sa iyo. I declare life in Jesus' name, and everybody say, amen.